magpalang araw po mga ka-technician, mga ka-DIY, mga ka-master. Meron po tayo ditong repair na sharp, 24 inch po ito. So, sabi ng may-ari, ito ay wala daw power. So, nung una daw ay nagbe-blank ito. Pero, nung huli ay wala na rin. So, tuluyan ang nawala. So, sige, subukan nga natin isaksak ito. Yan, saksak natin. Yan. So, ayan, wala nga ang indicator light. Okay, sige, samahan niyo po ako. Buksan po natin ito. Ito nga pala ang kanyang model. Ayan, so LC 24LA155M. Okay, ito. So, dahil dito ay walang power, so bago tayo pumunta sa mainboard, dito muna tayo mag-focus sa power supply. So, check natin ito kung good ang kanyang power supply. So, unang-una, check muna natin kung ito ay may boltahe sa secondary. Baka may natira pang boltahe dahil sinaksak natin ito kanina. Ayan. So, wala pa naman. Wala namang boltahe. Ayan. Okay, so dito tayo sa basher. Baka may shorted dito. So, check natin. Test natin. Basher. Ayan. So, dito tayo. Ayan. So, reverse. So, may boltahe kasi yan. Ayan. So, nawala. So, may boltahe kasi yan. Ayan. So, nawawala naman. Maganda dito tayo sa analog mag-check kung may grounded o wala. Ayan. So, check muna natin. Baka may boltahe pa to eh. So, wala. Dito sa... Ayan. So, 12 volts lang naman ang supply nito. Wala na itong connection dito eh. So, 12 volts lang naman ang supply. Okay. So, dito tayo sa times 10. Ang range natin. Calibrate natin. Ayan. Okay. Ito yung forward. Reverse natin. So, good naman. Okay naman. Okay. Sige. Dito tayo sa digital. Ang gagawin natin ay mag-check voltage tayo. Kung may lalabas na 12 volts dito sa ano na to, capacitor. So, naka-buzzer pala tayo. Okay, set natin sa DC. Ayan. Tapos, saksak natin. Ayan na, saksak na. Ayun. So, meron siyang 12 volts. Ibig sabihin, good itong ano power supply. So, 12 volts lang naman ang supply nito eh. Okay, so, dito tayo mag-focus sa mainboard. Ito. So, tanggalin muna natin ito para mas ma- ano natin. Mag- ano tayo dito, mag-check ng mga grounded. Baka may grounded din ito. So, ito, tinanggal natin ang mainboard. So, ayun. Nilagyan na natin ng paa. Kasi, maliit lang ang space natin. So, tinanggal natin doon ang board. So, dito tayo mag-focus. So, check natin ang, ano, mga SMD nito. Baka may grounded ito kasi walang power eh. So, kahit i-on ito dito sa taas, wala pa rin. So, i-ano natin. Gamitin natin ano ay buzzer pa rin. Ayan. So dito tayo mag-check muna lahat ng capacitor na to. Check natin dito. Ayan. Pag tumunog yan, natuloy-tuloy, itumigil, ibig sabihin grounded yan. Ayan. Okay naman. Ayun. ohms. Ito.
di tumitigil. Ayun, grounded din ito. Itong isa, hindi naman ito. So, itong dalawa, parehas na 26 ohms. Ano? Baliktarin natin ang board. So, ito. Ayun, ganun din. Halos, ano talaga? Grounded. Ayun, no? Ayun, no? Grounded. So, malamang ito talaga ang problema nito. Okay, hanap muna tayo ng kapares nito. Parang meron akong stock nito eh, na second hand. Pero okay pa yan. Okay, hanap lang ako. Okay, ito. May nakita ko na yung stock ko. So, ito ay ano to? Parehas ito. Parehas ang model. Kaya kung mapansin nyo, ayan, parehas na parehas. Ayan. Ganun din, pag binaliktad, parehas na parehas yan. Yan. Okay, so ang gagawin natin dito, i-compare natin. So tandaan natin itong ano, itong medyo malinis na to ay ito yung stock ko. So ito naman yung tinanggal natin sa board. Ito yung grounded kanina. Ayan o. Yan. Yan, grounded. So dito tayo. Yan, grounded. So, ito yung capacitor din. Yan. So, sana naririnig nyo yung buzzer. So, ito. Grounded. Dito. 36 ohms. Sa kabila. 25 lang. Sa kabila. 36. Dito. 41 ito yan, tuloy-tuloy talaga oh. So ibig sabihin sira talaga to. Meron din dito sa kabila, compare din natin ito dito. Ito. Wala, good. Ayan o. So, confirm na, na ito ang may isa pa pala tayong idea. Subukan nating supplyan ng short killer itong ano na to. Itong mga connection na grounded, itong mga capacitor na grounded. So supply natin yan. Bago muna pala natin short killer ito, testing muna natin dito kung may supply na lumalabas dito sa mga grounded na to. Tapos check natin kung may boltahe o ilan ang boltahe na lumalabas, kasi baka masupply natin ito ng 5 volts, tapos ang kailangan ng pala niya ay 3.3. So, mas lalong masira pa ang board. So, sige. Ito yung ano, yung dati niya. So, ito yung ano natin. Yung stock natin. Okay, salpak muna natin dito sa power supply niya. Yan. Tapos, check voltage tayo. So, DC ang settings natin. Ayan. Okay, saksak natin ang TV. Ayan. So, check natin dito. Ayun, negative to. Meron din sa kabila, negative to. Ayan o.
negative to. Hindi lang, baka dito kasi tayo naka-ground sa body. Ayan, wala pala tayong ground. So dito tayo i-ground na lang natin dito. Ayan. Ayun, parang mainit dito. Itong IC mainit to. Check na natin ito. 1.5 2.5 3.2. So okay naman ang boltahe dito. Wala, walang boltahe dito. Dito kanina 1.1. Okay, bunutin muna natin. Subukan natin itong ano. Itong isa na okay. Ito. Saksak natin. Dito rin tayo mag-ground. Ayan o, may voltage siya 1.7. 1.7 dito. Dito naman, check natin. 3.2. Dito sa kabila, 5 volts pala. So dapat 5 volts pala dito ang voltahe. Ito hindi mainit oh. Check natin ang ano, sa LVDS. Ito. Ayan, 12 volts oh. Ibig sabihin nag-on na itong unit. So ito pala dito, kaya pala mainit. Ibig sabihin nagda-drop dito. Dapat ang supply dito ay 3.2 or 3.3. Tapos ang input niya ay 5 volts. Dito sa kabila, walang supply. Dito 3.2. Sa gitna, wala. Ayan. So dito tayo mag-focus sa kabilaan to. Ito. Notin ko lang. Okay. So, short killer natin itong ano. Itong ito na to. So, supply natin ito ng 5 volts nga. Ay, hindi. Dito para tayo sa 3.3. Kasi papunta na to dito sa ano. Sa system siguro. Yan. Okay, ito yung short killer natin. Saksak natin. On. Yan, may ilaw na. So, 3.2. Ayan, naka 3.2 na ang settings. And then, so, ito naman, i-ground natin. Dito tayo. Dito tayo mag-ground. Ayan. Ito, supplyan natin ng 3.3. Ay, hindi. Ang bihira. Ito pala yung spread. Sa tester yung hinawakan ko. Ito. So, kung may umusok yan ng mga kapasitor, ibig sabihin yun yung sira. Hindi naman nagda-drop po.
Okay man. Dito nga suplayan natin dito. Hindi man umiinit. Ay lang, balik tayo dito. Dito tayo sa iba. Saksak natin itong TV. Yan. So, sa iba tayo mag-focus. Kasi walang ano dito, walang talab. Walang resulta. Dito tayo sa mga kapasitor. Ayan, 1 volts. Dito. 1 volts rin. So, dito, balik tayo. Ito. Okay, supply natin. Wala rin. Walang umusok na mga kapasitor. Okay, check natin ulit kung shorted pa. Buzzer ulit tayo. Ayan. So, ganun pa rin, no? Bumawa pa, 22. Play natin ng 3 volts yan. O, 2.5. 2.4. Para hindi masira ang ano. Ayan. Ito, umiinit sa likod yung IC. Umiinit ito. Wala talaga eh. Kaya supply natin. Ito yung power.
Ito, walang supply talaga. Oh. Baka itong ano, problema. Itong IC na to. Wala. Hindi pa pala nakasaksak. Okay. Ayan. Saksak na yan. Pindutin natin. Meron din naman. 1.1. Parehas din. Pero pagdating dito, wala na. Check natin ang 12 volts sa output papuntang panel 9. Mababa. Bumababa pa. Mga ayan o, 3.3 lang talaga. 4. 1.6 nga lang dito o. Ibig sabihin, matin natin. Hindi naman grounded. So, subukan natin ano subukan natin ipalit ang IC dito yung memory. Itong stack natin ay hindi para nakaranas ng hinang itong memory niya. Pero itong ano naayos na kasi dati to. Ayun o, kadaan na ng hinang. So, ipagpalit natin, subukan natin ipagpalit yung IC. Ito natanggal natin dito. So, tanggalin, tabi lang muna natin. Tapos, itong di pa nakaranas ng hinang, ilagay natin doon. Okay. So, videoan ko lang para mas makita nyo talaga. Para masigurado na natin kung ano talaga ang problema nito. Kung board or kasi pwede kasi sa memory to. Ayan. Ito natin ilagay. So kung nahabaan sa'yo sa kayo sa video na to, i-fast forward nyo lang para kaya ko lang naman pinakita to para mas maniwala talaga kayo na kung sa memory o sa mainboard ang problema. Kasi dalawa lang naman to eh. Kasi inano natin, sinuplayan natin. So,
ang IC lang ang umiinit ang MCU. Pero sa mga kapasitor wala namang umiinit. Tapos itong ano eh, itong IC na to. Umiinit 'yan. Yan. Kabit na. So, ito naman na IC na to. Lagay natin dito. Sa stack natin na board. Ito kasi okay to eh. Bago kasi ito tinabi. Bago ko ito itinabi. Tinesting ko ito dati. Kasi basag ang LCD nito. Okay, so tsaga lang po na bantayan. Yan. So, ito. Supply, ito yung dati niya na board. Yan. Tapos, saksak natin. Yan. Saksak na yan. Okay. Okay, check natin dito. Power, pindutin natin ang power. Oops. Yan. 10 volt tapos bumababa. Ano? 8 volts lang. Papuntang panel po 'yan. Okay. Ilipat natin sa kabila. Yung memory nito ay yung galing dun sa kabila. Yung sira kaninang board. Okay, saksak natin. Pindutin natin. Ayan, 12 volts talaga oh. So, ibig sabihin, yung memory no, na andito, ay okay. Pinalit kasi natin dito eh. Pinagpalit natin yung memory. So, okay ang supply. Nag-oscillate siya. 12 volts oh. Okay. Actual nga natin. Actual natin. Okay, bunutin ko muna. Ito yung stack natin na board, tapos yung memory nito ay yung sa inaayos natin na TV. Okay, wait lang para mas sigurado. Saksak natin.
Ayun, may power. Ayun lang. Walang display. Ay, hindi pala nakakabit ang ano. So, okay. Hindi pala nakakabit yung LVDS. Yung sa panel. Ayan. Okay, kabit ko po. Manutin ko muna. Para mas makita talaga natin. Magandang kabit natin yung ano, yung board ito. Okay. Saksak. Ah. Nag-uno. Power. Green. Ayun. Dito siguro sa ano yan. Sa LVDS. Ayun. So, malinis. Okay. Manutin natin. Yun, isa naman i-testing natin. Oops. Kabit natin to. Awan yung pusa. Okay, saksak natin. So, wala. Walang power talaga. Check natin ang boltahe. Baka sabihin nyo na hindi natin nasaksak. Ayan o, 12 volts. So, wala. Okay. Ito na lang ikabit natin. Yung... ito na lang, palit natin. So, na-confirm na natin na main board talaga ang problema. So, ito kasi ang ano, dito sa yung dito nyo kanina na IC, dito, umiinit.
Tapos pag chinek mo siya, wala namang rounded. Andito yung rounded banda. So, ibig sabihin, kahit palitan pa natin ito. Ayan o, pakita ko po. Kahit palitan pa natin ito, dito, grounded pa rin. Baser tayo. Ayan. Ito kasi dito grounded eh. Dito. Grounded. Dito. Pagdating dito, yung sinusuplayan. Ayan o, hindi naman grounded. Ayan, hindi naman grounded yung sinusupplyan. So, ibig sabihin, kahit palitan pa natin dito, dito grounded pa rin. So, palit na lang tayo ng mainboard. Ito na lang ipalit natin. Okay, para diretsuhan na ito. Saksak na rin. Yan, may power talaga siya. Yan. So, malinis. Okay siya. Okay, testingan natin ng HDMI. Dahil HDMI ang gamit nito doon sa may-ari. Okay. Okay. Kakabit na yung ano sa likod to HDMI. So, set natin sa HDMI. Oh, ayan. Ayan. Yan. So, lumabas na ang laptop natin. Okay, mag-play nga tayo. Video.
malaman natin kung may sound o wala. Ayan. Maayos na. Ayan. So, okay na siya. Oh, sige. Okay. Sana po ay nakuha tayong idea. Okay, God bless po sa inyo lahat.